kasal namin ni Ami. Pwede na tayo kasama! Maaaring si Ma'am Ami ang tunay mong ina. Ibig sabihin, lalong mas may dapat akong gawin. Nakakot na ako ngayon. Kahit singhaba ng traffic sa EDSA, ang sungay ni Charlene, nakatakas pa rin sila Ami mula sa kanya. Babaliktad na nga ba ang mga mundo ng mga agaw at tunay na asawa? Makakaganti na ba si Ami at si Bianca sa mga taong sumira ng buhay nila? Nako, yan ang sunda na exciting part ng ating episode finale sa 5th anniversary special ng Tadhana. Kaya naman pala mabilis nakatakas, tinulungan niya itong intrepiditang to eh. Ano naman ang alam ni Bianca para tulungan niya magalit dito si Ami? Hindi ko alam, isipin ko pa ba yun? Punta na lang natin si Bianca sa bahay niya, tapos bawiin na natin si Ami. Pinahanapin ang bahay ni Ami. Yung biodata niya, di ba naglagay siya ng address doon nung nag-apply siyang caregiver? Kukunin ko doon sa kwarto tapos ikaw ilabas mo na yung kotse para mabilis tayo, okay? Ayan! Ang tao! Nakatakas na sila! Oh. Wisset! Mahabang kwento to. Basta kailangan namin makaalis ngayon dito kasi nasa panganib yung mga buhay namin. Dami pa. Sige, ganito na lang. Sumama na lang kayo sa akin sa probinsya. Tara, tulungan ko kayo. Okay, dito tayo naman. Tara, halika na. The patient is responded well to her treatment here in our mental facility. Tama ang hinala mo, Bianca. Si Ami may mental disorder na related sa drug abuse. Na hindi mismo ginawa ng nanay ko sa sarili niya. Yung mga masasamang taong nagpainom sa kanya ng mga gamot na yun. Now that's another concern. Labag sa batas ang ginawa nila to make her take those drugs. Huwag kayong mag-alala, Doc. Sisiguraduhin namin ni Bianca na magbabayad ang may sala. Sige po, alis na po ako. Salamat daw. Nay? Nay, gagaling ka din, ha? Kunting panahon na lang gagaling ka din. Saan ako yan? Ako mismo gumawa. Saan ba nakuha to? Ay, sa akin yan. Nung baby pa ako.
Ako na yun. Ikaw! Ako po. Amelie! Ako po si Amelie. Oh, gagaling ka na, Yasi. Siguro din kung gagaling. Si Amelie ako! Resulta yun ang DNA test na nagsasabi na ikaw ang anak ko, Amelia. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Pinagtagpo pa rin tayo ng tadhana. Ma'am, eh kahit kailan naman, hindi ako nagduda na kayo talaga ang totoong mag-ina. Maraming salamat, ha? At tinrado mo itong anak ko na parang tunay na anak mo. Wala pong anuman, ma'am. Sagalay. Buksan mo ito. Nay, ano po ito? Buksan mo ito. Ang daming pera niyan, anak. Ay, ang dami. Noon pa man, sinabi na sa akin ni nanay na magbukas ng sarili kong bank account. Nung ikasal kami ni Dennis, nag-iba na ang pakiramdam ni nanay tungkol sa kanya. Hindi siya nagkamali. Niloko nila ako. Pinaikot. Pinatay nila ang nanay ko. Maraming kasalanan na dapat pagbayaran sina Dennis at Shirley. Kaya hindi pa tuloy. Kaya't hindi pa tapos ang laban. Lalaban tayo at magbayad na sila. Basta, Nay. Nandito lang kami ni Tate Benok para sa'yo. Maraming utang na dapat pagbayaran sina Dennis at Charlene. Oras na para maningil. Excited si Charlene sa bridal shower niya dahil ang dating desperada, ngayon ikakasal na. Pero ano kaya ang gagawin ni Charlene kung ang babaeng binaliw niya noon ay sampalin siya ng katotohanan ngayon? Hindi ko alam kung ano ireregalo ko sa'yo, Charlene. Alam ko naman, nasa iyo na ang lahat. Kaya, eto na lang. Trip 4-2 sa Maldives. Aba! Ikaw talaga, Mara, hindi ka magpapakabog, ha? Oh, ito thank naman, you. Charlene. Buksan mo. Kanino galing to? Buksan natin para malaman natin. Eto na eh. Kanino galing to? Hindi to magandang biro, ha? Why? Oh, why? Sino ba yun? Kanino sabi galing to, eh? Sa akin? Sa amin. Regalo namin sa inyo. Ano pang ginagawa mo dito? Bianca, ano bang
gagawa ng baliw na to dito? Ikaw ang baliw! At kayo, kay ni Dennis, kayo ang dapat magpaliwanag. Okay. Everyone, I'm Amy Valeroso. And this is my daughter, Amelia. Ako lang naman ang dating asawa ni Dennis. Kinulong ako ni na Charlene at Dennis dito sa bahay ko. Dito mismo sa basement ng bahay ko ng isang buong taon. Habang iniintay nila na maanal ang kasal namin ni Dennis. At na mangyari yun, pinagtampaan nila. At sila rin ang pumatay sa nanay. Hindi totoo yan. Sinungaling ka! Sinungaling ako! Huwag ka makialam! Ah! Ano ba? Ah! Ikaw ang magmakialam! Di mo na masasaktan yung nanay ko. Ano ba yan? Kulang ka lang sa gamot. Alam mo, paiinumin kita. Kulang-kulang kasi ang utak mo. Ikaw ang kulang-kulang! Kulang ka sa sampal! Yan dahil sa pag-agaw ng asawa ko. Ito daw ginawa mo! Ang baliw! Pati ito ang dati ko ng nanay ko! Susapan na ako! Mamatay tao ka! Lumahal ka sa bahay namin! Lumahal ka sa bahay namin! Mahal na mukha mo, Dennis! Kayo ang maalis, hindi kami! Mga sir! Sila po. Teka. Inaaresto ka namin, Mr. Charlie San Sento. Pulis ako. Kay Maribet Valeroso, ikaw ay may karapatan manahimik o magsawalang tibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa inyo. Hindi pa tayo tapos! Andali lang, pulis ako! Pareho-pareho tayo pulis dito! Umalis na kayo, please. Now! Ang bihira naman, no? Ilabas nyo nga ako dito! Ang bahu-bahu pa dito! Yung mga kasama ko, amoy mga... amoy putok! Hoy! Basta itong bunga nga mo, ah! Ano ba? Kayo mo ba talagang manahimik? Bakit gusto mo yung bibig mong paputokin namin? Bakit? Kung kayo sanay na kayo sa mga amoy ninyo, pwesa ako hindi, ang bahu nyo, kaya pwede ba? Lumayo-layo nga kayo? Ano? Ano? Kayo mo talagang manahimik, ha? Diyan sila nababagay. Basura.
matagal kong nabuhay sa bangungot na to. Simula na tayo ng panibagong buhay. Nandito na ako, Nay. Buo na ang buhay ko. Tapos kasama na kita na. Mahal na mahal kita, anak. Huwag kakalimutan. Mahal kita, Nay. Aray! Tahan-tahan naman ang sakit eh! Huwag ka kasing malikot! Oo yan, tapos na! Iniisip niya, Nay. Iniisip ko si Nanay. Sayang, hindi mo siya naabutan. Sana buo ang pamilya natin. Isasama natin, siyempre, si Tatay Benok mo. Magaling magluto yun. Kung nabubuhay yun, ngayon, naaamoy natin yung pinapalambot niyong buntot ng baka para sa kari-kari. Sigurado ako. Nako. Ay, nako, Nay. Hayaan niyo po. Kung nasan man ngayon si Lola Maribel, sigurado po ako masayang-masaya siya na magkasama na tayo. At sigurado po ako na siya ang bumulong sa Diyos para magkita tayo ulit. Bakit kising ka? Hindi ka makatulog? Halika, matulog na tayo. Hoy! Paano ka nakapasok? Ami, hindi ako papayag na maging masaya kayo ng anak mo. Hindi pa tayo tapos. Lahat ng pera dito sa mansyon, pati alahas, ibigay mo sa akin. Bilis! Ibigay ko sa iyo lahat sa nalis. Bilisan mo! Buksan mo lahat yan! Oo! Huwag mo siya sa adaktan! Ay. Ano ako makakasiguro na hindi mo kami sasaktan kapag binigay ko sa iyo lahat ng to? Ay, di tayo makakasiguro. Ako kinalaban mo eh. Akin yan! Akin na! Sige! 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 Buksan mo yung pinto. Buksan mo yung pinto! Amelia. Amelia. Daka na! Daka na! Amelia. Tay! Tay!
Nay, si tatay! Akyak! Akyak! Nay! Huwag pa susun! Bakit parinig ko sa ulo? Sige mo! Yan pala! Sige! Nay! Yung pera! Anong pera? Pera sa mga kaupo nito! Isang pera! Diyan! Diyan sa loob! Diyan sa loob! Dito sa loob! Pumasok ka mo sa loob! Walang forever. Dahil ang totoong forever ay nasa pagmamahal ng ating mga magulang. Sa kaso ni Ami, sa kabila ng lahat ng trahedyang pinagdaanan niya, hindi niya makakalimutan ang pagiging ina at pagmamahal niya para kay Bianca. Ma'am, protest po. Salamat. Ma'am Ami, Si Dennis pala, dinala na raw sa mental hospital. Siguro yun na yung karma nila ni Charlene. Tapos na. Totoong tapos na lang. Pwede na tayo magsimula ng panibago. Oo, Nay. Mahal na mahal kita. Saya naman. Ay, naku tayo. Liga dito. Sali ako dyan. Mabe, naku mo. Maraming salamat po ulit, ah. Maraming salamat. Tay. Ang buhay ay hindi lamang isang daan na iginuhit para sa atin. Ito ay sangang daan na nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon na pumili at tahakin ang sarili nating tadhana. Maraming salamat po sa 5 taon niyong pagsuporta at pagsubaybay sa ating mga kwentong kinapupulutan niyo ng pag-asa, inspirasyon at mga aral sa buhay. Magandang hapon mga kapuso! Ako po si Marian Rivera at ito ang Mas Pinalakas na Tadhana.